Sunod-sunod ang pagsusulong ng ilang mambabata sa pagdaragdag ng buwis sa ilang produkto at serbisyo. Pati ang premyo sa loto, plano na rin patawan ng tax. Tutol dito ang PCSO. Makibalita tayo kay Ivan Mayrina. Sa bola ng Grand Lotto 655, mahigit 102 million ang jackpot prize. Ayon sa website ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, walang nanalo sa bola. Sa kasalukuyang sistema, ang sinumang tumama sa jackpot, buong-buong makukuhang premyo, tax-free. Pero sa House Bill 4774 ni Quirino Representative Dakila Cua, nais niyang mabuisan ng 20% ang premyo sa loto na lampas sa 10,000 piso. Sa kasalukuyang jackpot price ng Grand Lotto halimbawa, ang magiging buwis sa premyo pag nagkataon, tumataginting na 20.5 million pesos. Sinimula na itong talakayin sa House Ways and Means Committee. Batay sa charter ng PCSO, 55% ng kita nito ay mapupunta sa prize fund o sa mga papremyo, 30% mapupunta sa charity o tulong pangkalusugan sa mga maralita, at 15% para sa operasyon ng ahensya. Hindi raw tamang buwisan pa ang premyo ayon sa PCSO, lalo't itong nakaraang taon, umabot na daw sa 4.3 billion ang binayarang buwis ng ahensya. Ang posisyon ng PCSO is magiging double tax session siya dahil yung prize fund namin sa loto, nagtatax na kami ng 5% doon. May agam-agam din ang PCSO sa posibleng epekto ng pagbubuwis sa mga tumatangkilik dito. Kasi ito madidissuade yung ating mga mananaya na mag-engage sa PCSO at suportahan yung programa ng PCSO. Hati naman ang pananaw ng mga nakausap naming tumataya sa loto. Yung tama lang, yung mga 5%, ganyan. Huwag naman 20%, ang laki naman. Parang 5-6 na rin. Kasi galing naman po sa panalo, okay lang po yun. So kumbaga hindi mo naman pinaghirapan? Opo. Sa Senado, isang kaparehong panukala rin ang nakabinbin para buwisan ng 20% ang loto winnings. Ivan Mayrina, GMA News.